Trivia muna tayo mga paps. Alam nyo bang muntik nang makalaro ni LeBron James si Michael Jordan sa NBA? Paano? Tara alamin natin. Si LeBron James ay na-draft noong 2003 bilang first pick overall ng Cleveland Cavaliers. Ngunit alam nyo ba, noong March 2002, nagkaroon na ng sapat na paglalaro si LeBron James sa high school basketball. Pagkatapos matalo ng koponan ni LeBron, ang St. Vincent St. Mary laban sa Cincinnati Roger Bacon, sa score na 71-63, sa Division 2 State Boys Basketball Final. Nagpa siya si LeBron na gusto niyang pumunta sa NBA. Ngunit may problema, ano kaya ito? Si LeBron James ay nasa junior high school pa lamang at hindi pa siya eligible na ma-draft sa NBA. Hindi pa nang hinaan ng loob si LeBron at pinilit si NBA Commissioner David Stern na payagan ang young star na pumasok sa liga ng isang taon nang mas maaga. Sinabi ni David Stern na hindi. Sa pagtatapos ng taon niya sa St. Vincent St. Mary, si LeBron ay dismayado. Kung pinayagan si LeBron na sumali sa 2002 NBA draft, ano kaya ang mangyayari? Narito ang sinabi ni Danny Ainge tungkol kay LeBron noong panahon na iyon. Kung si LeBron ay sumali ngayong taon, hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Pipiliin ko siya bilang first pick overall. Ang Houston Rockets ay may hawak sa number 1 pick noong 2002 at nagpa siya silang kunin si Yao Ming bilang first pick overall. Kukunin ba nila si LeBron bilang first pick overall? Mahirap sabihin dahil may tiyak na pangangailangan ng Rockets para kay Yao Ming. Dahil sinusubukan nilang makipagsabayan kay Shaq at sa Los Angeles Lakers, nakamakailan lamang ay nagwagi ng kanilang ikatlong titulo na sunod-sunod. Kung ang Rockets ay hindi kukunin si LeBron bilang first pick, ang pwedeng mapupuntahan ni LeBron ay sa Chicago Bulls dahil sila ang susunod sa Rockets. Sa halip na kunin si Jay Williams, halos walang alinlangan na kukunin ng Bulls si LeBron James bilang second pick overall. O kahit na e-trade siya para sa malaking halaga. Siyempre, kung si LeBron ay na-draft noong 2002, hindi siya kukunin ng Cavaliers noong 2003 at ang kasaysayan ng kanilang franchise ay magiging iba. Siyempre, kung na-draft si LeBron noong 2002, maaabutan niya si Michael Jordan kung saan makakalaro niya ito sa loob ng court. Matutunghayan sana natin ang laban ni Michael Jordan at LeBron James. O siya, hanggang dito na lang mga paps, salamat sa pakikinig. I love you all.